Mga tangay, ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 6. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Nico Mendoza Tan. Magandang umbaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Agosto. At narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. Handwashing station sa buong lungsod, binalangkas na sa City Council. Groundbreaking ng 1.5 na hektaryang arboretum sa Balayong Park isinagawa noong Sabado. Power line ng Paleco na sensitive, unti-unti na daw pinapalitan ng isolator. Balayong Tree Planting and Nurturing Festival, matagumpay na idinaos. Delisting o pagtanggal sa mga hindi na kwalipikadong miyembro ng 4P sa Palawan, pinag-usapan na sa pagpupulong ng Provincial Interagency Council. Sa ating balitang showbiz, actress na si Bea Bineres spotted sa Buswanga. At para sa ating balitang good vibes kayong umaga, video ng netizen na nabigyan ng libreng gulunggong sa Quezon, most viewed online. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At una-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Mars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. DYPR Balita sa Umaga. Sa detalye ng ating balita, hand washing station sa buong lungsod,
binalangkas na sa City Council. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Yung mga hand-washing ordinance, si Sanggunian Kabataan Federation President Consul Mike Magbanwa sa City Council, layunin ito ang pagkakaroon ng well-maintained hand-washing station sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa lahat naman ito ng public at private establishment para may pagpatuloy ang pagiging malinis sa mga kamay sa pagpasok sa anumang lugar na tumatanggap ng publiko sa kanilang lugar. Isasama sa requirements ng application ng business permit ang pagkakaroon ng hand washing station at kasama sa checklist ng mga sanitary inspector sa kanilang inspection sa bawat establishment sa buong Puerto Princesa. At dapat ito nagbayaan at hindi nagkukulang sa mga kailangan sa isang washing station. At mayroong specific reinforcement para hindi mauwi sa ningaskugon lang kapag naging batas na ang tanupala. Dapat wastong paghuhugas ng kamay ang ipapatupad sa bawat individual bago makapasok sa isang establishment. Dahil sa panahon ng pandemic ay tila muling tinuruang maghugas ng kamay ang lahat ng tao na isa sa pamamaraan para makaiwas sa anumang virus. Dapat makagawian na ang tamang paghuhugas ng kamay para masanay ang mga residente ng Puerto Princesa sa ganitong sistema. Isasama na rin sa mga plano ng mga itatayong gusali ng pamahalaang panlungsod ang hand washing station at ganoon na rin sa mga private establishment na ipapatayo pa lamang para mas maayos at maganda ang pagkakalagay nito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita, groundbreaking ng 1.5 na hektaryang arboretum sa Balayong Park isinagawa noong Sabado. Ang detalye ng balita, hatid ni Jenny Belmonte. Isinagawa ng pamahalaang panglungsod ng Puerto Princesa ang groundbreaking ceremony sa 1.5 hektaryang arboretum na matatagpuan sa Balayong People's Park Government Center noong araw ng Sabado kasabay ng aktibidad ng Balayong Tree Planting and Nurturing ngayong taon. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni Mayor Lucilo Bayron at ni Honorable Congressman Edward Hagedorn, City Officials, Pacific Partnership 2022, Mission Team Members, at ng mga kalahok na organisasyon. Ang City Environment and Natural Resources Office na pinamunuan ni City ENR Officer Attorney Carlo B. Gomez ang naganda ng planting site at planting materials na binubuo ng endemic at native tree species. Maliban sa loob ng baseball field, nagtatag din umano ng arboretum sa mga lugar malapit sa DOJ, Justice Hall and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Training Center. Sabi ni Attorney Gomez, ang arboretum ay pagtatamnan ng parehong endemic and native trees na magiging center for research and bioreserve. Maaaring daw makahikayat ng bisita, estudyante and researchers ang arboretum. Ayon naman kay CKENRO Senior Environmental Management Specialist Dirino Arellano, may git 60 mga uri ng puno ang itatanim sa nasabing lugar. Tulad ng Palawan Mangkuno at Kamuning, kabilang dito ay ang Red Nato, Putian, Pati, Pusu-Pusuan, Repetek, Nara, Ulandig, Mulawin, Malunggay at iba pa. Ang native flowering tree na kilala bilang Kamuning na ayon sa website ng Philippine Medical Plants ay kilala sa siyensya bilang Moraya paniculata na itinuturing din nga lamang gamot sa bansa. Kaya daw nitong gamutin ng gas pain, sprain, bone pain at snake bite. Sa bansang Malaysia, ang dahon ng kamuning ay sinasawg naman ng mga Malaysian sa kanilang mga pagkain. Jane Rose Tan Del Monte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat kasamang Jenny Belmonte. Power line ng Paleco na sensitive, unti-unti na daw pinapalitan ng isolator. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Inaunti-unti na umano ng Palawan Electric Cooperative o Paleco ang pagpapalit sa mga linya nila sa ngayon na masyadong sensitive ng isolator wire na hindi basta nagsashut off ang kuryente kapag nasagi lang ng konti ng puno o kaya ay ibon at mga hayop. Ayon kay Engineer Jeffrey Tan Enriga, Paleco Chairman, na umpisa na umano silang magpalit ng mga linya na hindi na sensitive para mabawasan ang pagkawala
ng daloy ng kuryente sa lungsod at ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Pero hindi naman ito agad-agad na makapalitan lahat ng linya dahil may kamahalan ng isolator wire na ipapalit, kaya paunti-unti lang ang kanilang pagpapalita. Wala naman daw gusto na laging burn out dahil maging sila sa paliko ay apektado kapag may power interruption dahil consumer din daw sila, kaya walang may gusto kapag nawala ng kuryente. Ginagawa naman daw nila ang lahat para maalis ang problema ng brownout, pero hindi umano nila kontrolado kung kailan mawawala ng kuryente, kaya dapat makita umano ng lahat na hindi sila nagpapabaya sa problema na patuloy nilang hinahanapan ng solusyon. Romulo Sares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaway niyo. Sa ibang balita, Balayong Tree Planting and Nurturing Festival matagumpay na idinaos. Ang detalye ng balita, hatid ni Jenny Belmonte. Matagumpay na idinaos noong Sabado ang Balayong Tree Planting and Nurturing Festival na ginanap sa Balayong People's Park. Ang nasabing programa ay pinangunahan ni City Mayor Lucilio Bayron, Sir District Congressman Edward Hagidorn, at dinaluhan ng mga city councilors, department heads, assistant department heads, program and project managers, deputy mayors, mga empleyado ng city government offices, mga barangay officials and representatives, iba't ibang national agencies, non-government organizations, OIC Senator Pedro A. Velasco, at maging ang mga pribadong kumpanya, mga uniform personnel from different national and local offices, at ang Pacific Partnership 2022 Mission Team members. Ayon sa mensahe ni Mayor Lucilio Bayron, ilan sa mga benepisyo ng sama-samang pagtatanim na ito para sa ating environment ay magiging koleksyon nito ng ating mga excess water, mababawasan yung island rate effect, at higit sa lahat ay magiging meeting place ito ng lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Sabi pa ni Mayor Bayron, malaki man ang naging development ng Balayong People's Park ngayon, ay marami pa rin ang kailangan nilang gawin, tulad na lamang ng pagtatayo ng mga steel parking building, nang sa ganoon ay hindi kung saan-saan lang pinapark ang mga sasakyan. Balak din ni Mayor Bayron na maglagay ng zipline sa Balayong Park na ma-enjoy ng mga kabataan. Jane Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, kasama Jenny Belmonte. Pagpapatuloy ng operasyon ng Ipilan Nickel Mining, nakasalalay sa boto ng mga katutubo na naudlot sa pagpigil ng anti-mining. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Natigilan ang grupo ng anti-mining ang itinakdang butuhan itong Biyernes kahapon sa barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Matapos na manalo ang mga ito sa kanilang mosyon na ipagpaliban muna ang butuhan at gawin na lamang ito sa August 15. Ang katuwiran ng mga anti-mining ay masyado daw inaapura ng mga pabor sa pagmina ang procedure ng butuhan, gayong marami pang dapat na ikonsidera sa mga dapat gawin. Dahil dito ay hinayaan na lamang muna ng pro-mining na manait ang musyo ng anti-mining. Ayon kay Michael Bacasar, Information Officer ng Ipilan, sa magaganap na butuhan nakasalalay ang kanilang pagkuha ng endorsement para sa National Culture for Indigenous People o NCIP para may pagpatuloy ang kanilang pagmimina. Dapat daw manalo sila para mawala na ang balakid sa kanilang pagkuha ng endorsement. Kapag wala kasi ang NCIP endorsement, ay hindi sila makapagpatuloy sa kanilang pagmimina. Sa bahagi ng pamahalang bayan ng Brooks Point, ay hindi nagpaundak ng panayam si Mayor Cesario Benedito kaugnay ng naganap na pagtitipon ng mga katutubo sa barangay Ipilan para sa butuhan ng pro at anti-mining. Bagamat nauna nang sinabi dati pa ni Mayor Benedito na para hindi siya makasuhan at susundin niya ang tamang proseso na dapat masunod. Bagamat sinasabi na dati ay pro-mining si Mayor Benedito at ngayon nga daw ay anti-mining na ito, kung saan ito sana ang kukupahin kung nagpaundak ito ng panayam. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaway. Maraming salamat, kasamang Romy Luzares. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba
na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo, ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nikel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nikel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Sutter between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend, join the squad. See you at the camp. GYPR Balita sa Umaga. 22 minuto makalipas ang alas 6, at sa pagpapatuloy ng ating balita, delisting o pagtatanggal sa mga hindi na kwalipikadong miyembro ng 4P sa Palawan, pinag-usapan na sa pagpupulong ng Provincial Interagency Council. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Tinalakay sa isinagawang second quarter Provincial Interagency Council meeting ng Department of Social Welfare and Development Office at ng Provincial Social Welfare and Development Office ang delisting o pagtatanggal ng mga hindi kwalipikadong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Maliban sa delisting, bahagi din ng pagpupulong ang tungkol sa estado ng mahigit 80,000 household na mga benepisyaryo sa lalawigan ng Palawan. Kasama din sa tinalakay sa pagpupulong ang vaccination rollout at ang paghahanda sa face-to-face classes ng mga estudyante sa Nobyembre. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. At para sa ating police report, trabahador ng Berong Mining patay sa aksidente sa Quezon, Palawan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Dead on the spot ang 42 anyos na kinilalang si Mark Anthony Parangi, may asawa na trabahador ng Berong Nickel Mine sa Berong, Quezon, Palawan. Sa investigasyon ng Police Quezon, Palawan, sakay biktima ng kanyang XRM125 motorcycle na nagmamaneho na nasa ilalim ng impluwensya ng alak, kung saan na tinamaan umano nito ang drainage barrier na dahilan na para mag-self-crush at nagtamo ng tama sa ulo na dahilan na ng kamatayan nito. Naganap ang aksidente nitong Sabado ng gabi, kung saan naganap ito sa Birong Proper, Quezon, kung saan pagdating ng mga investigador sa lugar ay naalis na sa lugar ng aksidente ang motor at naiuwi na ng bahay ang biktima. Romy Luzares para sa DWPR, una sa puso ng mga Palawid na. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. At ngayon, alamin natin ang latest na preso mula sa ating palengke. Mag-uulat si Jenny Belmonte. Palengke Report.
Kasamang Nico, nandito ako ngayon sa New Public Market ng Lungsod upang alamin ang presyo ng mga bilihin ngayong araw ng Lunes at unang araw din ng Agosto ngayong taon. Para sa presyo ng gulay, talong 100 ang kilo, kalabasa 45 pesos ang kilo, ampalaya 100 ang kilo, okra 80 ang kilo, carrot 100 ang kilo, repolyo 70 pesos ang kilo, upo 60 pesos ang kilo, patola 60 pesos ang kilo, chop soy 10 piso ang isang balot, pechay 20 pesos ang tali, sitaw 10 piso ang isang tali, chili haba 150 pesos ang kilo, kalamansi 80 ang kilo, kamati 60 ang kilo, tuya 80 ang kilo, habang tumaas naman sa 20 pesos ang kilo ng sibuyas at bawang. Para sa presyo ng karning baboy, pigi 260 hanggang 280 pesos ang kilo, pork chop 250 hanggang 260 pesos ang kilo, liyempo 270 hanggang 280 pesos ang kilo, pata 140 hanggang 190 pesos ang kilo, atay 220 hanggang 230 pesos ang kilo, ribs 250 hanggang 270 pesos ang kilo, at nasa 180 hanggang 200 pesos naman ang kilo ng buto-buto. Para naman sa presyo ng karning manok, full 220 pesos ang kilo, tumaas ng 10 piso mula kahapon. Choice sa 220 pesos ang kilo. Chicken wings 220 pesos ang kilo. Chicken leg 200 hanggang 220 pesos ang kilo. Chicken feet 150 pesos ang kilo. Chicken head 80 pesos ang kilo, at ang atay naman ay nasa 240 hanggang 250 pesos ang kilo. At para naman sa presyo ng isda, bangus 240 ang kilo, tulingan 120 pesos ang kilo, galunggong 100 ang kilo, subingan 100 ang kilo, buraw 160 pesos ang kilo, at 80 naman ang kilo ng tamban. At agaya nga ng gulay ay bumabari ng 20 pesos ang kilo ng isda ngayon kung ikukumpara sa presyo nitong nakaraang linggo. Kasamang Nico, sa mga oras na ito ay halos iilan pa lang ang mga nakikita kong mga mamimili dahil na rin siguro sa sama at lamig ng panahon ngayon. Kaya naman ito lang ang aking mga nakalap na balita mula dito sa New Public Market ng Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Palengke Report. Maraming salamat kasamang Jenny Belmonte, ang ating balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, Lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide, kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo, ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit
ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft, malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. GYPR, balita sa umaga. Showbiz balita. At para sa ating showbiz balita, actress na si Bea Binene spotted sa Buswanga. Ang ating showbiz balita hatid ng ating showbiz insider, Joel Contribida. Showbiz balita. Todo enjoy sa kanyang bakasyon ang Kapuso actress na si Bea Binene sa Buswanga at Coron itong weekend. Spotted siya kasama ang ilang kaibigan at kaklase niya sa culinary school. Sa katunayan, nag-show pa siya sa isang hotel doon but not through singing and dancing kundi nagluto siya para sa isang buffet ng tinutuluyan niyang resort. Sabi ni Bea, taon-taon daw talaga ay pupunta siya sa Buswanga at Coron. Natigil lang daw ng nagda-pandemic. Kaya nito nakaraang linggo ay super happy siya at nakabalik at naging kaibigan pangaraw niya ang mga giraffe sa Kalawit Game Refuge and Wildlife Sanctuary. Nag-scuba diving din siya doon. Nakapanood si Bea sa panghapong teleseryeng The Fake Life sa GMA. In the past project ay naging kaparehan niya sina Derek Monastario at Jake Vargas. Joy Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, marami ang napasana all sa video na pinost ng isang netizen na si Grace De Guzman. Kuha niya ito sa bayan ng Quezon kung saan naabutan niya ang isang grupo ng mga mangingisda na nagsasalansan ng kanilang huling galunggong. Sabi pa ni Grace sa video, bibili sana siya ngunit sinagot na siya ng libre sa kahiningian ng plastic na supot para paglagyan. Makikita sa video na halos mapuno ang supot na dala niya sa binigay sa kanyang isda na sariwa at kakahuli pa lang. Marami sa mga nagkomento ang nagsabing nangyayari talaga ito lalo na kung maraming huli ang mga mangingisda at kung maabutan mo sila sa ganung sitwasyon ay talagang mabibigyan ka. Pasalamat din nila ito dahil sa isa itong biyaya ng dagat ngunit marami sa mga nagkomento ang nagsabing hindi ito lagian at depende lang sa dami ng huling isda. Sabi pa ni Grace, baka napagkamalan siyang vlogger kaya binigyan siya ng libre. Ganun paman ay may laking pasalamat niya dahil nakakatuwa at hindi lagi ang nabibigyan ka ng libreng isda. Lalo't pa taga Puerto siya na umaabot na sa halos 200 ang isang kilo ng galunggong. Nasa 54,000 na ang nag-view ng nasabing video ni De Guzman at nasa mahigit 200 na ang nag-share sa nasabing sana all ay may libreng isda. Balitang Good Vibes! Weather Report! At para sa ating ulat panahon, nakalabas na kahapon ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Esther. Wala na rin low pressure area o bagyo na makikita ngayong araw. Ang maulap at may kalat-kalat na pag-ulan ay dulot ng southwest monsoon na nakakaapekto sa buong bansa. Si Habagat ay lumakas dahil kay Bagyong Esther. Paalala ng pag-asa na magdala ng payong para sa mga papasok dahil asahan ang pag-ulan sa buong Palawan ngayong hapon at gabi. Na epekto naman ito ng thunderstorm at ng habagat. Weather Report. Magandang umaga po kay Cesari Jaramila, kay Joshua Kimbo, kay Riza Valdestamon at kay Mark Dumas.
Yan na po ang aming mga balitang nakalap ngayong umaga ng Lunes hanggang mamaya ulit alas 12:30 hanggang alauna ng hapon dito lang sa DYPR Balita 95.11 FM. Muli, ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa umaga! Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa 95.1 FM.